Hallelujah. Good morning, everybody. Good morning. Habang ikaw ay nakatayo, sabi mo lang sa takamay mo, happy anniversary. Happy anniversary. Thank you po, Lord. Shall we pray? Shall we pray? Heavenly Father, we just welcome your presence dito po sa lugar na ito. O Diyos, I pray, Lord God, that you... I pray, Lord God, that you just move. Holy Spirit, we give you permission to move. Just move in this house. I pray, Lord God, kung ano yung disposition namin coming in will not be the same as we come out. Because we will be more filled. We will be more of in rejoicing. We will be more of how we were yesterday. Today. Because today is the new day. And I pray that we will rejoice. Thank you po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. Happy anniversary sa kanilang lahat. And we are missing a lot of people today. Ano po? Well, ito ang aking panalangin. It's okay to miss a few people. Puwera ang Diyos. Kailangan ang Diyos ay nandito. Ano? Kanya iniimbitahan natin ng Holy Spirit na kumilos dito po sa lugar na ito. Thank you po, Lord. Gusto kong mag-extend una ng aking heartfelt thanks para po doon sa mga patuloy na nagigreen. Dito nasusukat yung ating... Nako. Dito nasusukat yung ating... samahan. Nene, biro lang po. Kung kaya lang po, kung kaya. Itawid na natin to hanggang last Sunday of the month. Kung kaya. Ano po? Now, gusto ko rin po mag-extend ng aking personal thanks doon po sa ating consolidation team. Sino dito, nandito ka last week? Yung ating first aid, CPR and situational awareness na seminar. Ang ganda nun. Tama po ba? Hallelujah. At I'm so blessed na malaman na dito po pala sa ating church, meron po talaga pala tayong mga certified first aiders. In the person po of Sister Reyna, si Sister March, si Dance, at saka si Dadang. Hallelujah! Palakpakan natin ng Lord. Thank you po, Lord, na may ganun pala tayo. Hindi natin alam. So at least ngayon, alam na natin. Salamat. I praise God for your lives kasi naniniwala ako na yung kaalaman na ating nakuha ay potentially can save others. At tayo yung pwede maging blessing para po sa iba. Amen! Hallelujah! Now, praise God. Gusto kong ipakita dito yon actually. Meron ako nitong video, short video lang from regarding last week's seminar. Paroorin po natin ito. Ayan, sinamahan tayo ni Chief Commander Ener. Suplado, di nag-uusap yung tatlo, no? Hindi, nakikinig. Wow, ayan na. Oop, ang ganda ng mga pasyente natin. Yung mga nag-demo. Wow. Pati yun. Pinapractice ko eh. Oop. Ayan. Ito yung favorite kong pasyente. Na wala ngayon. Favorite kong pasyente yan. Effortless. Ayan. Grabe oh. Bini-bear hug siya ni Reyna. Tinuruan pa tayo paano gumamit ng ating fire extinguisher. Oo. Na by the way, kailangan natin yung kulay green. So kailangan nating yung kulay green na fire extinguisher ang ating kukuhanin. Ayan, ito si Ship Commander Henner. Palakpakan natin ang Lord. Salamat sa lahat ng nag-facilitate, nag-volunteer para dito, no? Thank you po, Lord. Glory be to God. Hallelujah. Thank you po, Lord. So, I think magkakaroon pa to ng susunod. Tama ba? Asan na ba yung ating consolidation? Kasi bitin yung Actually, nag-extend na tayo. Alas 3 lang yun. Tapos na, alas 5 na eh. So, patawad po doon sa oras na naging kalabisan. We'll appropriate the proper time
for it in the next round. Ano, we keep getting better and better. Tama po ba? Kailangan yun yung ano eh, yun yung tema natin sa ating sarili. Kahit sa ating pamilya, we keep on getting better. In fact, last week po, kung maalala po ninyo, we talked about being on our way. Pag sinabi nating being on our way kung nasan ka ngayon, this time next year, dapat nasa mas mataas ka ng level. Hello? Pag sinabi ko mas mataas na level sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo, sa relasyon ninyo sa asawa ninyo, relasyon ninyo sa inyong anak, sa mga kaibigan, sa trabaho ninyo, sa negosyo ninyo. Hello? Kailangan, where we are today, September, August 18 ngayon, 2024, by August 18, 2025, we should be so much better than how we were. Does that make sense? Kasi kung ganun pa rin, walang natutunan, pares lang. Hello? Kaya dapat we should be seeing ourselves better. Sabihin mo sa katabi mo, better. Sabihin mo sa kabila, I'm going to be better. Hallelujah. Wag bitter. Magkaiba po yun. Pag sinabi yung bitter, may kagalit ka siguro. But no, but we want to be better moving forward. Ano? And paborito kong tema ito sa aking sarili, lalo na ang to move forward. It's always moving forward for me. It's always moving forward. It's always what happens next. Ano? Learning from what we learned. Taking the good, leaving the bad. And that's how we move forward. Ano? So, ang aking prayer sa atin ay naka-abanti ka. Naka-isang linggo na tayo. O naka-dalawang linggo na tayo sa ating anniversary. Yung mga sinalo mo nung first anniversary, nung first week ng anniversary natin. Nung mga sinalo mo nung second week ng anniversary natin, dapat mas mainam ka na ngayon. Yun yung aking prayer, na umaabante tayo. Sabi mo sa katabi mo, umabante tayo. Dapat naka-abante tayo eh. Hello? Huwag paurong. Masama yun pag paurong. Dapat damit lang ang umuurong. Actually, masama nga rin yun pag umuurong yung damit, ano? O wag na. Wala nang umuurong. Dapat lahat abante. So, moving forward, that's always been a theme, in fact, sa scripture, sa salita ng Diyos. Ano po? Although, merong pagkakataon, kung maalala ninyo, kung saan si Joshua, sila ay nakikipaglaban sa mga Amorites, ano, tumigil po yung araw. Tumigil yung oras. At nagkaroon sila na extended time kasi tumigil eh. Ano? Kanya po, many attribute yung ating leap year na every ilang years yun? 4 years, yung leap year. To correct the time that was paused nung time ni Joshua. Ah, yung iba. Ah, yes. To correct, kasi pinatigil ng Lord yung oras noon in order to correct it. Moving forward, nagkaroon tayo ng leap year. Kanya pala, every 4 years yung leap year, parang Olympics. Hello? Because God corrected the time, because He paused it during that time. And in fact, I remember also, isang account in the Bible, si King Hezekiah, siya ay may sakit. At sinabi ng Lord sa kanya, mamamatay siya. Kanya lang siya ay nag-prayer and fasting. Sabi niya, Lord, ayoko pa mamatay. Bigyan mo na extension buhay ko. Binigyan siya ng Lord ng 15 years extension ng kanyang buhay. 15 years. Wow. Tagal nun. Ano? 15 years extension ng kanyang buhay. Sabi niya, para malaman kung i-grant mo yung aking desire, Lord, gawin mo yung anino ng orasan umatras ng 10 steps. At alam po ninyo, yung orasan umatras ng 10 step. Yes? You can look your Bibles and find these data points na aking sinishare po sa inyo. Pero ganun po, no? But other than those two things that I remember, at least, everything was moving forward. Everything was moving forward. Ano po? The prophets would always speak of something in the future. Kanya nga siya prophecy. Pag sinabing prophecy, sa future. Kung nandito ka ngayon, na-prophesy ka, sa future yung prophecy. Does that make sense? Ano po? Are you with me? Are you with me? Hallelujah. Thank you po, Lord. Now, the Lord has always kept time for, not always, but the Lord intended time to always move forward. Primarily because meron siyang redemptive plan. Sabihin mo, redemptive plan.
Meron siyang plano para ma-redeem ang mundo. Kanina, pinag-aaralan sa Sunday School, anong kinaiba ng earth versus the world. Pag sinabing earth, ito yung alam nating planetang earth. Pag sinabing world, for God so loved the world, ang ibig sabihin nun ay cosmos. Sabihin mo, cosmos. Doon sa cosmos na yon kasama na ang tao, ang orasan, ang mga sistema. That's what cosmos is. Ano kanya ang tawag sa atin ay mundo. Dahil yung mundo ng tao, nung wala na siya sa Eden dahil sa kasalanan, nasira. Dati ano eh, for eternity siya dapat eh. Kanya lang, dahil may kasalanan, siya'y pinalabas doon at napunta tayo dito sa alam nating earth. Ano? And that's why God always wanted us to be redeemed. Bakit? Para madala tayo dun sa original na intent ng Panginoon sa atin. Ano yung original intent ng Lord? Anybody? Naku po. Ano po? To rule. To take dominion. Ang tagal na natin pinag-aaralan yun. 2 taon na. Sabi sa katabi mo, to rule, to take dominion. Iyan yung original intent. That is the original intent. Hindi yung ikaw ay makapunta ng langit. Hello? I hope you're getting this. Ano po? Maraming tao iniisip, pag namatay ako ngayon, puro paghihirap yung nararanasan ko sa mundo, di bale, pagdating ko sa langit, okay na ako. But that's wrong. That's a wrong mindset. Kasi the original intent is for us to rule here. Kahit nandito tayo, we should be able to rule. Kung tayo ay nahihirapan, that's fine, that's part of the process. Kanya lang, kung matagal na tayong nahihirapan, ang ibig sabihin, baka meron tayong hindi natututunan. Kanya hindi tayo makaalis dun sa kahirapan. Kasi yung cycle of life, okay tayo eh. Dapat okay tayo, nagkakaroon tayo ng problema. Pero dapat makakalampas ka doon, okay ka na ulit. Tapos, magkakaroon ka ulit ng problema. Tapos, okay ka ulit. Pastor, bakit ganun? Roller coaster. You know why? Kasi yung problema, kinakailangan yun para maging matibay ka pagdating mo dito sa final blessing mo. You need it. We need it. Kanya, pinapadaan tayo sa pagsusulit ng Diyos. Paano kang gagraduate kung alang quiz? Walang exam. Paano ka gagraduate sa school? Ganon din si Lord. Pinapagraduate tayo so that we can level up. In fact, mali yung illustration ko. Dati, ganito tayo. Nagkakaroon ng problema, bumababa. Pero pagkatapos ng problema, umaangat. Ano? Habang naglalakad ka doon, up, nagkakaroon ulit ng problema. Di ba, pag nakalampas ka doon, umaangat ka ulit. Hello! Pag ganon, nakikita niyo ba yung parang invisible line? Pataas. Forward kasi. Pataas. Sabihin mo, pataas. Woo! Hallelujah. Mabuti ang Diyos. So now, I just want to have a recap of what we talked about last week. Ano po? And we learned about the Lord, sabi dun sa Isaiah 49:11, if you remember, the Lord prepared a road. Tama? Nagawa siya ng kalye. He also made a highway. Kung saan yung highway, kasi sabi yung road, nandun na sa taas. Yung highway, nakaangat na. Para pumantay eh. At bakit highway? Para nga mas marami sa atin ang makaangat-angat naman. Nauunawa niyo po ako? Ano po? There is a road and there is a highway. At ito yung mensahe sa atin ng Lord. That the road is already there. The highway is already there. Can I hear an amen? Ano? At dahil ginawa niya yon, mapapabilis na mga bagay. Kaya yung aking analogy, hindi na tayo naglalakad ngayon na tumatakbo. Naka-auto na tayo ngayon. Umaandar. Bakit? Para mas mabilis. Are you imagining this? Are you seeing this? Ano po? Now, sa ating 19th anniversary ngayon, we are walking towards, papunta na tayo doon sa 20 years natin eh. Tama? Ano po? This time next year, anniversary natin ulit. And we'll be 20. Tama? Ano? So,
Nga, kailangan nating makita vision that you see yourself na mas okay ka sa 2020 kaysa ngayon. Pero alam mo, gusto ko maunawaan mo, hindi yung okay na yon pagdating ng August 1, 2025. Ngayon pa lang August 18, 2024, papunta ka na, pataas ka na. Does that make sense? Does that make sense? Hindi yung, sabi ni Pastor, next year anniversary pa pala bago umoke yung buhay ko. No! Papunta na tayo, hindi tayo naglalakad, nagda-drive tayo. Yeah. Papunta na tayo dun. Can I hear an amen? Amen? Hallelujah. Sa tatlong bagay na pabibilisin ng Diyos. Ano? Well, our today's message is still continuation of On Our Way. Ano po? Now, there are three things that we shared, that I shared to you last week. Ano yung i-accelerate ng Diyos? Ano yung pabibilisin? Harvest. Ano yung number two? Woo! Sino yung nasa wilderness? Ano? Pwedeng wala na, pwedeng nababawasan na, kasi nakakaalis ka na. Ano yung pangatlo? Fulfillment of His promises. Marami dito na, prophesy ka na. In fact, maraming beses na eh. Maraming beses ka na prophesy. And now you'll be able to see the fulfillment of His promises. Pero alam po ninyo, may catch eh. Anong catch? Ang ibig sabihin lang yan, para bumilis ang isang bagay. Gusto ko maunawaan mo, ito yung catch. Para bumilis ang isang bagay, kailangan na uunawaan mo ito. Are you with me? Are you with me? Kailangan maunawaan. Pag hindi mo naunawaan, tatagal. Halimbawa, bumili ka ng bagong appliance. Ngayon ka lang nakakita ng ganung appliance. Hindi ka marunong gumamit. Mapapatakbo mo kaya ng maayos o ng mabilis agad-agad? Hindi. Why? Kasi first time mo. Pero pag nakasanayan mo na o binasa mo yung manual, medyo mas mabibilis. Tama po ba? Pwede tayong mag-aral, magmaneho. Lahat ng hindi marunong magmaneho, taas kamay. Wow! Pwede ko kaya lahat turuan magmaneho. Magse-seminar ako dito. Ano? Pero pagdating mo dun sa kotse, baka hindi mo pa rin alam gagawin mo. Tama. Kasi kailangan mo maunawaan at kasama dun sa kaunawaan is to experience it. Tama po ba? So nakwento ko sa inyo si Zaza, she took her theoretical driving course, yung TDC na requirement ng LTO, para siya ay magkaroon ng student's permit. And when we get the chance, pinagdadrive ko siya. So, alimbawa, lalabas kami ng parking, iuusog niya yung kotse. Nung isang araw, so ganun ginawa namin. So, hindi niya first time mag-drive. Nakapag-drive na siya sa kalye. Ito lang, nandoon kami sa loob ng parking lot. Ngayon, nung siya pinadadrive ko, aba, parang di niya alam yung gagawin. Medyo nainis ako eh. Parang di niya alam. Sabi ko, what? Bakit di mo alam? You know this already. Automatic na yan eh. Finding the clutch, the brake, okay, how to do the handbrake, how to start the car, all of these things. How to move the chair, where to turn, pakaliwa siya. So, dapat kaliwa. Problema, nung pag-turn niya, padiretso pa rin eh. Parang sabi ko, liko na, liko. May kotse na sa harap. Hello? But it's part of it. You see, pag meron kang bagay na interesado ka, dapat pinag-aaralan mo yun eh. Tama. Nanonood ka ng YouTube, you read about it. Tama po ba? Pag meron kang bagay na interesado ka, you watch something on it, you read about it. That's how it is. Ganun din po sa ating buhay. Gusto mo mapabilis. Sino gusto dito mapabilis yung harvest, yung wilderness na matapos, tsaka yung fulfillment? Sino dito gusto yon? Dapat pinag-aaralan mo. Huwag ka lang puro reklamo pag puro problema. Yung problema nga yung makakapagdala sa'yo doon. Makakatulong yun sa attitude, sa thought process, sa behavior. Hello? For us to get better. Kaya kung gusto mong mapabilis yan, ibig sabihin lang nun, mabilis mo rin mauunawaan. At alam mo, hindi titigil doon. Kailangan kang may gawin para makarating doon. Does that make sense? Ano po? Are you with me? Can I hear an amen? Hallelujah. Thank you po, Lord. Now,
Today, we will continue our journey for us to be on our way. Sabi mo, on our way. At dahil pinag-uusapan natin to, dapat mauunawaan mo dapat sino dito may dalang Bible. Yung work, pakilabas ang Bible. Sabi ko last week, kung ikaw ay worker, dapat meron kang Biblia. Pwede ko ba makita yung Biblia ng workers? Taas, taas, taas. May worker na walang Bible. Ito na yung last nyo. Worker, 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 my Bible. All right. Lahat ng worker na walang Bible, hindi na kita patatayuin dito pag wala kang Bible next week. All right? Lahat ng worker should have their Bibles. Kung wala kang Bible, sabihin mo sa akin, bibili tayo diyan sa kabila mamaya. Yung worker. Kung ikaw ay hindi worker, may Biblia ka naman sa bahay, dalin po ninya. Ano po? Ano po? Hallelujah. Thank you po sa mga nagdala ng Bible. Pwede ba palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil nagdadala na kayo ng Biblia? Hallelujah. Thank you po, Lord. Now, dahil dala mo ang Biblia mo ngayon, gusto kong malaman mo, and this is my declaration, that you will receive wisdom today. Kung ikaw ay nagdala ng iyong Biblia today, this is my declaration for you, na ikaw ay magkaroon ng wisdom, na ikaw ay magkaroon ng revelation. Alright? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, pahingi po ng wisdom. Sabihin mo sa Lord, Lord, pahingi po ng revelation. Thank you po, Lord. And gawin nyo nga po, Lord, ayon doon sa kanilang sinabi. Alright, so one of the best places to find wisdom or gain wisdom dito po sa salita ng Diyos is in the book of Proverbs. So samahan niyo po ako sa pagpunta sa Proverbs. At hindi po nakalagay dyan kung ano ang nasasaad sa Proverbs 23 verse 6 and 7. So kung ikaw ay walang Biblia, tumabi ka doon sa meron at makibasa ka. Sabihin mo doon sa walang Biblia, ikaw meron walang Biblia, sabihin mo sa katabi mo, last mo na yan. Last kopya na to. Last silip na to. Proverbs 23, okay, verses 6 and 7. Kung ikaw ay nandun na, asa na yung ballpen ko rito? Ayun. Proverbs 23, verse 6 and 7, pakibasa, 1, 2, 3, fire! Do not eat the food of a begrudging host. Do not crave his delicacies, for he is the kind of person who is always thinking about the cost. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. Praise God! So, yan po. Yan po yung Proverbs 23, 6 and 7. In fact, baka hindi naging familiar sa inyo yan based dun sa version nyo ng Bible, but allow me to read the version na marahil mas familiar ka. Dito po sa New King James Version, ang sabi rito, do not eat the bread of a miser. Teka, nilagay ko nga ba dito ito? Okay. Do not eat the bread of a miser, nor desire his delicacies. For as he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. Now, I think this is the version na medyo familiar tayo. Ano? For as he thinks in his heart, so is he. Now, if you actually go back doon sa Proverbs 23, 6 and 7, ito pong konteksto, ano po, ng mga verses po na ito, ay patungkol sa isang tao na dapat pag-ingatan daw natin. Mag-ingat tayo sa mga ganitong klaseng tao. Ano yung klaseng tao na ito? Ito yung mga tao na ito ang sinasabi, pero hindi naman pala yun yung laman ng kanyang puso. That's what it is. Dito sa konteksto na to, inaalok ka ng pagkain. O sige, kumain ka na ba? O sige, kain ka. Pero ayaw pala. But his heart is not
with you. Yun yung konteksto nito. Ang ibig sabihin, mag-ingat daw po tayo sa mga taong ito ang sinasabi, pero iba naman ang puso. That's what this verse is all about. That is what the verse is all about. Now, this has led me to think. Ano po? Na marahil ang mga Kristiyano ay hindi exempted sa ganito. May mga Kristiyano, hallelujah, praise God, pero iba yung laman ng puso. Iba lumalabas sa action. Iba lumalabas sa bibig. Iba yung pamamaraan ng pag-iisip. So, ibig sabihin, lahat ng Kristiyano dito magsabi ng amen, amen. Pasok tayo dito. May mga Kristiyano na ito ang sinasabi, pero iba ang laman talaga ng puso. Iba talaga yung intention, iba talaga yung motive. Hello? Si Joanne, ano po? Naku, Joanne, sorry. Ikaw ang aking ano ngayon. Oops, sorry. Si Joanne, may meeting yan nung isang araw. I think Friday, Sunday ngayon. So may meeting siya nung Friday. So bago pa mag-Friday, sinabihan niya na kami, ang meeting ko ay Soler. Pagkatapos nun, I have dinner sa Soler. Sabi niya, gusto niyo mag-Soler na lang din tayo. Ano? So, sama ko daw Zaza, punta kami ng Soler. Alright. Sabi ko, okay, sige. Ano ba matapos yan? 7:30. Okay, sige, we'll pick you up. Ganyan. Alright? So, ganun yung kwentuhan. Sa Soler sa Pasay, hindi dito sa QC. Soler sa Pasay. Now, alright? So, nangyari, dumating na yung Friday na yon, which is last Friday. Ano? So, anong nangyari, may meeting ako dapat nung Friday. So, dapat susunduin ng face-to-face, susunduin ko si Zaza, tapos dediretso kami doon. Eh, nangyari, yung meeting ko ng Friday, nausog ng Thursday. So, nangyari, naging libre ako ng Friday. So, napa-work from home ako. So, nasa bahay ako. Alright, Friday morning. And then, nagagayak na siya for her event, for her meeting. Ano? At, anong nangyari, nung matatapos na siya magayak, tinanong niya ako. Okay? Ang tanong niya sa akin, gusto mo bang pumunta ng Soler? Kasi baka pagod ka, you know, kasi the previous night ng Thursday, late kami nakauwi. So sinasabi niya sa akin, baka pagod ka, okay lang, wag niyo na akong samahan. Ayokong mapilitan ka. Yun yung sinabi niya. All right? Are you following? All right. So, in my mind, sabi ko, dahil tinanong ako kung gusto ko raw, edi sumagot ako. Ang sagot ko, actually, gusto ko sanang masimulan na yung preaching ng Friday para, Friday, Saturday, then Sunday for today's preaching. So sabi ko, hindi na, dito na lang ako sa bahay. Natawa yung mga kababaihan. Okay, anyway, ito yung kwento. Tinanong ako, sumagot ako. So, anong nangyari? Naggayak na siya ng tuluyan, tapos umalis na siya. Nagkotse na siya, syempre. So, that's how it went nung Friday. So now, nakabalik na si Zaza, galing school, nung hapon. Sabi ko sa kanya, Nak, we won't be going to Soler anymore, we're just gonna stay home. Sabi niya, why? Sabi ko, because kinuwento ko sa kanya yung kinuwento ko sa inyo. Alam mo sabi sa akin ni Zaza? Alam mo sabi niya? Dad! Malakas yung sigaw, ah. Sabi niya, Dad! When she gave you the choice, she actually wanted you to fetch her. Sabi ko, well, she asked. Hello? I think naiintindihan niyo yung aking sinasabi, no? Mali pala yung aking naging desisyon. Parang ganun pala yung nangyari. Although in my mind, mga kalalakihan, baka panyo ko rito, tinanong ako eh.
Tinanong ako. Oo, sumagot lang naman ako. Kaya alam mo, palagay ko, dito nag-stem kung bakit ako dito napunta sa Proverbs 23 verse 7. Bakit? Kasi may mga Kristiyano akong kilala, ito sinasabi, iba pala yung laman ng puso. Naunawanin nyo? Are you with me? Of course, I'm trying to make fun of it. But truly, ito po talaga yon. There are people who release words. Even Christians, we release words. For example, amen. Pero dito lang pala lumalabas. Wala dito. Ang nag-aamin yung bibig, yung lalamunan. Hindi yung puso yung nag-aamin. Are you with me? The heart is not there. The heart is not there. Now, listen. Hindi po ito patama sa aking asawa. Itong preaching na to, hindi po ito patama sa mga kababaihan. Ano po? Hindi po ito patama. No, don't get me wrong. Hindi po ito yon. Pero, ito yung ating topic kasi ay in my heart. Where we are today, we should be increasing moving forward. One thing that I've realized as a pastor in these past few years, it is so disheartening to see people na nakilala ko dati hanggang ngayon, ganun pa rin. It's painful. It's painful. Because the pastors, we, people who pray for you, the leaders, the intercessors, we all want to see people leveling up, moving forward. That's what it is. That's what we want. And I pray yun din yung gusto mo. Kasi what I've come to realize, may mga Kristiyano ang ganito. Ito sinasabi, iba laman ng puso. Kanya pala. May mga tao, nagpe-pray naman daw sila. Pero parang walang nangyayari. At ang malungkot, yung nagpe-pray nang walang nangyayari, parang ganun nga yung nangyayari. Wala nga. May mga Kristiyano ganito. Pagpe-pray kita, pero hindi. Ang malungkot nun, yung nagpa-pray sa'yo, pinasalamatan ka pa. Parang lalo kang naano, no? Ay, nag-welcome ka naman, kaya lang ang totoo, hindi ka nag-pray, nagsinungaling ka pa lalo. Mga Kristiyano, ganun. May ganun eh. Pagpe-pray kita, pero hindi. O kaya, may mga Kristiyano, darating po ako dyan, pastor! Kita tayo sa gawain. Pero wala. Sa mga matagal ng judge go, ayoko na po kayong tanungin kung nandito po kayo sa Sunday. Kasi dapat nandito kayo pag Sunday. Sama kayo pupunta ng Sunday? Tagal na natin ginagawa itong church. Oo nga eh. Nung araw, katoliko kami. Late kami darating. Sa simbahan, maaga kami aalis. Pero pag Sunday, nag-church kami. Tagal mo na itong ginagawa. Ayoko nang ikaw tanungin kung nandito ka sa Linggo. Hello? Merong mga tao ganito, Christian. Sabi, hindi ako pwede, pastor. Busy lang. Nagasgas na yung busy eh. Pero ang totoo, alam mo naman sa sarili mo kung busy ka talaga o hindi. Alam talaga na, Lord, kung busy ka o hindi. Pero ang press release mo, busy ka. Okay. Hindi ko naman sasabihin sa'yo, sinungaling ka. I won't say that. Papaniwalaan ko ano yung sinabi mo sa akin. Ah, utu-utu si pastor. Kesa pag-isipan kita na masama. Tama po ba? Paniniwalaan ko lang yung sinabi mo. Pero ikaw talaga nakakaalam at ang Diyos. Busy ka ba talaga? This message is to support yung sinabi sa ating acceleration ng Diyos. Lakat nung nirelease sa atin a word the first Sunday is for us to accelerate, to be able to catch them,
to be able to move forward. Hello, can I hear an amen? Alright, hallelujah. Pag sinabi nating bibili, sinabi ito kanina, ibig sabihin, mabilis mong mauunawaan yung kalooban ng Diyos sa iyo ngayong panahon na ito, ngayong season na ito. Ano? At dapat mayroon kang gawin sa timing na ito. Kasi bakit? There is God's part and there is man's part. Si Lord, nag-prepare na ng road, ng highway. It's now your part to get to where you should be. Can I hear an amen? Hello? Sabi mo sa sarili mo, magigets ko to. Sabi mo, I'll be on my way. Now, how do we do that? How do we do that? Turuan. Action. Amen. I want to introduce sa inyo, ito pong next topic natin, which is today. Ano po? Na continuation ng ating pinag-aralan last week. I want to introduce this to you. Pakibasa, 1, 2, 3, fire. The harmony between the mind and the heart. Now, there are a couple of words na gusto ko ma-define dito sa simple statement po na ito. In fact, three of them. The first one is harmony. Pag sinabing harmony, sa mga nanonood ng Korean novela, anong ibig sabihin na ano? Harmony? Grandma ba yung grandma? Okay, iba yon. Harmony ito. Harmony. Magkaiba po ito. Okay? Ito po ay, pag sinabing harmony, it is a combination of sound either from a voice, boses natin, or a musical instrument. Kagaya ng kung anong instrumento yung meron tayo, pero drums. Ah, pwede rin harmony ito. May nota yan eh. Ano po? So, a combination of sounds. Okay? So, any combination of sound is harmony. Now, it is also the blending of simultaneous notes or sounds of different pitches. Ano? Pag sinabing pitch, halimbawa, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So, yon, pitch yon, magkakaiba, no? Pero pag pinagsama-sama mo yon, it creates music. Hello? Thank you po, Lord. Now, the second one that I want to define dito po sa statement na to is the mind. Say with me, mind. The mind in Greek is phroneo. Ang ibig sabihin po ng mind is understanding, pagkakaunawa, views, pananaw, perspective, o opinion. Yung inyong, anong tingin mo sa isang bagay, that is opinion. Ano po? Or viewpoint. Ayan. And then the third one is actually the heart. No? Ay, teka, nalampasan ko pala ito. Dito sa harmony, isa sa pinaka-importanting ibig sabihin niyan ay agreement. Sabihin mo, agreement. Nabanggit ito kanina dun sa ating Sunday school. Ano po? Agreement. Na kapag ang dalawang tao ay mag-agree sa isang endeavor, sa isang gawain, at sumunod o gumalaw sila ayon dun sa kanilang napag-ayunan, may tinatawag na harmony. So for example, when a man and a woman decides to say, let's build a family. And if they start agreeing to do that, then they build a family. Ano po? That's how it is. For example, dito sa church, pag ikaw ay nasa isang ministry, tayo nasa isang magkasamang ministry, and we agree on the goals that we want to achieve, then there's harmony. Now, whether maging success or failure yung outcome, it's irrelevant because importante, may harmony. Walang sisihan kasi we were in this together. Does that make sense? Does that make sense? Oo, pag walang harmony, dun pumapasok yung turuan eh. Pero pag may harmony, because we agreed on it at the onset, whether we fail or succeed, at least nag-agree tayo. So kung nagkamali tayo, tayong dalawang nagkamali. Are you with me? Are you with me? Ano po? So that's harmony. Now, the mind, nasabi ko na, and then the heart, ito, ang puso. Ngayon, hindi natin i-define yung puso kagaya nung pagka-define sa atin nung ating speaker last week, ano, because that is the physical side of the heart. No, but I'd rather talk about the heart in the biblical context. At yung biblical context na ito, alam po ba ninyo na the word heart in the King James Version was mentioned 925 times. Wow. Maraming beses siyang nasabi, alos 1,000 beses. Ano, pag nagbasa tayo, from Old Testament to New Testament. Now, in Hebrew,
Ito pong heart is called levav. Sabihin mo, levav. At ang ibig sabihin nun, it is the center of human thought and spiritual life. Ang ibig sabihin daw po ng puso in Hebrew, ano po, ito yung sentro ng ating pag-iisip at ng ating spiritual na buhay. Alright. Yung ating puso is also the seat, upuan, ano, seat, of emotion. Diyan ang gagaling emotion natin. Pwedeng intelligence, gagaya ng thought na sinabi dyan kanina. And then morality, choice, ano po, and one's religious life or preferences or beliefs. That's what art, that's what heart is. At grabe, kung gaano kakomplikado yung heart in the physical, ganun din siya kakomplikado on a biblical context. Kasi ang daming pinagmumulan ng galing sa puso. In fact, sa puso nang gagaling ang takot, sa puso nang gagaling ang pag-ibig, sa puso nang gagaling ang courage o ang lakas ng loob, maging galit or joy. No? Bighati o bitterness. So the heart is so complicated. All these feelings, emotions, intellect, choices is all made here. It's all made here. Ano po? So the heart is so complicated. Now, I just got wind of this. I just found this out yesterday. Na meron po palang gospel tract. Many years ago, ito ang pangalan. I don't know if anybody has seen this. Has anybody seen this before? A gospel tract released by ATS, American Tract Society, sa US po ito. So, I don't know if nakita nyo na ito sa kalye or wherever. Pero ang title po ng gospel tract na yan is Missing Heaven by 18 Inches. Wow. Very interesting, no? Missing Heaven by 18 Inches. Ngayon, yung 18 inches dyan, nung gumawa po nito, yung nagsulat nitong gospel tract na ito, no? The author was referring to the distance between the mind and the heart. 18 inches daw yun. The distance between the mind and the heart. 18 inches. Now, ang totoo niyan, sinukat ko talaga ito kagabi. Kumuha ako, hindi ko makita yung medida namin, so metro, minetro ko. At ang totoo, yung 18 inches nandito. Sabi ko, malamang matangkad tong maman to. Kasi sa akin, 14 lang. Matangkad siguro yung nagsulat nito. Kanya, sabi niya, missing heaven by 18 inches. Now, ito yung essence nito. Ito yung essence nito. Ano ba? Ang essence po nito, what the author is saying, is that many people know God. Ang pagkakilala sa Diyos, dito lang. Hindi nila kilala yung Diyos dito. And that's why they're missing God. They're missing heaven by 18 inches. They're missing the kingdom of God by 18 inches. And that's why many Christians live such challenging lives. Hindi maka-enjoy ng kingdom concept. Kasi baka yung pagkakaunawa sa kingdom o sa Diyos ay nandito. So you better check yourself. Are you living a kingdom lifestyle? Or are you not? The answer is yours. Sa hari, buffet palagi. Sa hari, the best quality of ingredients. Sa hari, available yun sa'yo. Nga lang, kung dito mo lang alam yun, umaamin ka sa sinasabi ko, pero hindi mo nararanasan. Are you with me? Baka kung sino ka kahapon na dapat matagal ng patay, hanggang ngayon,
marami pa rin dun sa kahapon na yun, nandito pa rin sa'yo ngayon. Bakit? Kasi nandito lang. You're missing heaven. You're missing God. You're missing the kingdom experience because it's just here. Hello? Are you with me? Now, one thing to note is that between the mind and the heart, ano? Ang nakakapagpagalaw pala sa atin ay ang puso. Pag sinabi ko nagpapagalaw, pag meron kang desisyonan at inaksyonan mo, ay puso pala yung nagde-decide. Not the brain. It's the heart. Kaya pala minsan, sasabihin sa'yo ng utak mo, naku, lahat ng angle dito, medyo olat sa. Pero yung puso, minsan, hindi, sige, I'll take the risk. Nunuha ninyo? Nunuha ninyo? Kasi yung puso ang nagpapakilos, yun yung nagpapagalaw. Hello? Now, nga lang, kasama dito sa pagpapagalaw na to, yung desisyon o pasya na gawin ang isang bagay na tama at gawin yung isang bagay na mali. Nandito. Ito, alam, ah, oo, tama yan. Ah, oo, mali. Pero pag ang tao kinilusan yung tama o kinilusan yung mali, yung puso pala nagde-decide. Yun yung nagpapakilo sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ingatan ang puso. Tatlong bagay tinuro sa akin ng aking father. Maaga niya akong tinuruan mag-drive. Ano? Tatlong bagay tinuro niya sa akin. Kasi sabi niya, anak, medyo mabigat yung paa mo sa silinyador. Ano? Ibig sabihin, mabilis ka magpatakbo. Sabi niya, tatlong bagay tuturo ko sa'yo. Una, makina. Wow. Dapat malakas yung makina ng auto mo kung gusto mong mabilis. Alright. Check. Okay. I understand. Pangalawang mahalagang bagay sa pagmamaneho ay, ano, preno. Kung meron kang makinang napakabilis, pero alakang preno, yung puso mo titigil. Ano po? Ika mamatay. Okay. Okay? Pangatlong tinuro niya sa akin, kung gusto mo magmaneho ng mabilis, ito yung pangatlong pinaka-importanting component. Yung una, makina. Pangalawa ay preno. Pangatlo ay ano? Dibdib. Pwede ka may pinakamabilis na kotse sa balat ng lupa, pero di kaya ng dibdib mo. Jis lang ang takbo mo. Are you with me? Because it's not the car. It's this. Sabi ko, wow, oo nga no. Yun yung nagpapakilos. If I know my car is fast, if I know my brakes work, it's my heart will push the pedal to the metal. Are you with me? Sabi ko, may tama yung airpods ko. Yung dibdib. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Hallelujah. Now, go with me to the book of Mark. Lahat ng may Bibles. Mark chapter 9. Hallelujah. Glory to Jesus. Are you still with me? Lahat ng kasama ko pa ngayong araw na to, magsabi ka ng yehey! Yehey! Woo! Thank you po, Lord. Pupunta tayo sa Mark chapter 9. Ano po? At dito tayo sa... Meron yata ako na. Oh. So Mark 9, 14 to 29. Now, ang title niyan, chapter na yan, for those of you with Bibles, may title yan. Ang title niyan ay A Boy is Healed. Or kung ano man, the healing of a boy. Kung ano yung version ninyo, yan yung nakalagay dyan. But that's the essence of it, you know? A boy is healed. Alright, now. If you will read your Bibles with me, ay hindi, ako na lang. At dito po tayo kukuha ng ating learning ngayong pong umaga na to. Okay? Dito tayo kukuha. Now, sabi dito sa 9, verse 14, and when he came to the disciples, he saw a great multitude. Alright? Si Jesus to. Si Jesus, nung sumama daw siya sa mga disciples niya, he saw a great multitude around them. So, imagine ninyo, ito yung disciples, may multitude na nakapalibot. Alright? Imagine. Vision it. Alright? And scribes disputing with them. Pag sinabing scribes, ito yung mga marunong sa salita, sa scripture. Ano po? Now, in verse 15, immediately,
when they saw him, yung crowd, yung multitude, ano, and perhaps the disciples, nung nakita si Jesus, all the people, lahat sila were greatly amazed and running to him. Greeted him. Uy, si Jesus yan na. Okay, hi Jesus, kumusta? Siguro nag-appear pa sila, yumayakap, nagbebeso-beso iba. I mean, whatever they do during that time, no? And in verse 16, and he asked the scribes, what are you discussing with them? No? Yung scribes, nakikipag-usap to sa mga disciples. Tinatanong ni Jesus, anong pinag-usapan ninyo? Yan. Nakikiusi si Jesus. In verse 17, then, one of the crowd answered and said, may sumagot, may meron sumagot, and sabi, teacher, I brought you my son who has a mute spirit. Alright? Okay? So, doon sa scenario na yun, ang una-imagine ninyo, maraming tao, ano po, tinatanong ni Jesus, anong pinag-uusapan dito? Ano nangyari? Anong komosyon dito? May sumagot. Sabi niya, Lord, teacher, master, rabbi, daladala ko dito yung aking anak na mayroong mute spirit. So imagine ninyo, maraming tao, ito pala yung pinagkakaguluhan. Ano yung pinagkakaguluhan? Yung batang mayroong mute spirit. Ang ibig sabihin ng mute spirit, ano po, ito po ay bingi, pag dumarating yung spirit na yon, nabibingi yung bata at nagiging pipi. Ibig sabihin yung bata ay demon-possessed. Naaalihan siya ng demonyo. Yun yung scenario. Yun yung komosyon. Yun yung ano yung pinag-uusapan dito. Ito yon yung bata. Alright, are you with me? Alright, now, meron ba nabibingi dito? Pagka-preaching na, nabibingi na. O kaya napipipi na. Kaya ang hirap mag-amen eh. Sabi mo sa katabi mo, mag-amen ka nga. Okay? Kasi last week, may mikropono na tayo, pero di ko pa rin marinig yung amen. Paano naman nangyari yun? Kailangan yata bawat isa may mic eh. Kaya naman yung gusto, may nakaganon tayo habang nakikinig. Lahat-lahat may mic. Ano? Hindi makapag-amen eh. Ano? Practice nga ulit. Amen! Amen! Yung mga workers, dapat malakas mag-amen! Amen! Amen! Thank you po, Lord. Ituloy natin in verse 18. Now, and... Sabi ng tatay, yung tatay yung nagsasalita rito, sabi niya, dala-dala ko yung anak ko. Ano? Siya ay nabibingi at napipipi kapag ay naalihan ng demonyo. Now, kapag siya ay inalihan ng demonyo, ang ginagawa doon sa bata, it throws him down, bumubula yung bibig, he foams at the mouth, and nagaganon yung ipin. And becomes rigid. Yung definition ng rigid dyan, nagiging mahina. Pagkatapos mangyari yun, na tinapon siya sa sahig, dumubula yung kanyang bibig, nagagano'n yung ngipin niya, pagkatapos nun, nanghinang-hina siya. That's what happens to the boy. That's what happens to the kid. Ano? Grabe ginagawa ng demonyo sa kanya. Kanya dapat, bawal demonyo sa bahay niyo. Hello? Dapat hindi welcome ang demonyo sa bahay ninyo. Ang welcome lang dapat doon si Lord. Hello? Huwag demonyo. Listen, kung meron sa bahay ninyo mali na ginagawa, pag merong mali sa bahay, lumuhod ka na. Pag-pray mo. I-cast out mo sa, ipag-pray mo yung sitwasyon ninyo. Tapos, i-cast out mo, tumayo ka, utusan mo yung demonyo, lumayas. Kung ikaw lang yung born again sa bahay ninyo, alam mo, merong mali. Palayasin mo yung kasalanan. Palayasin mo yung spirit. Kung ano man, maging kahirapan. Kung merong kahirapan sa bahay nyo, ikaw yung born again sa bahay nyo, sabi mo sa kahirapan, lumayas ka sa bahay na to. Hello? Ikaw yung born again eh. Pastor, baka pag nilakas ko yung boses ko, saktan ako ng mga kasama ko. Ay di wag mo ilakas. Are you with me? Hindi naman sa lakas ng boses eh. Gusto ko lang talaga malakas. Hello? Ano? Now, listen. Sabi dyan, so ganun yung nangyari sa bata, pinaliwanag ng tatay. So anong ginawa ng tatay? Ano yung hakbang na ginawa niya? Sabi niya, so I spoke to your disciples that they should cast it out. Nga lang, they could not. So itong tatay na ito, naririnig niya na kung sino si Jesus,
Naalaman niya kung sino yung mga alagad, siguro wala pa siyang lakas na loob na lumapit kay Jesus kasi nahihiya siya, kasi baka hindi siya masyadong naniniwala. Hindi ko alam. O baka naman naniniwala siya, hindi niya lang mahanap si Jesus. Naunawa niyo po ako? Pero wala siyang pagkakataon na lumapit kay Jesus. Ang ginawa niya, lumapit siya doon sa pinakamalapit kay Jesus. Sino yun? Yung disciples niya. So I'm sure, panaliwanag ng tatay, ganito rin yung senaryo. Pinaliwanag niya sa disciples niya, ganito yung kaso. At sinabi niya, cast out the demon sa aking anak. Mabuting tatay. No? No? Nga lang, hindi kaya ng disciples. So, malinaw yung sitwasyon? Na-imagine nyo po yung sitwasyon? Are you imagining it? Are you seeing it? You need to see it. Pinag-usapan natin ng vision, you need to see it. Ano? I pray na nakikita mo yung scenario na it plays in your mind. Alright? Now, ito sagot ni Jesus, verse 19. He answered him and said, "Oh, faithless generation! How long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me." Sino? Yung boy. Sa ibang translation, yung faithless generation yan, ang tawag sa ibang translation yan, kung tingnan mo yung Bible mo, ang sinabi dyan, unbelieving generation. Walang pananampalataya o hindi naniniwalang henerasyon. Now, before we move further, meron akong tanong sa'yo. Sino ang kausap ni Jesus dito? Sino kausap ni Jesus? Disciples? Yung iba? Mga tao? Yung tatay? Yung anak? Listen. Sabi ni Jesus, generation. No? Sabi ni Jesus, generation. Now, gamitin ninyo Bibles ninyo. I want you to go back. Magpo-pause lang ako dito. I want you to go back to your Bibles. Punta kayo sa Mark 6. Now, I want you to look at kung yung Bible mo ay may mga title. Yung scripture. Ano po? I want you to read. I want you to find these titles sa Biblia ninyo. Okay? Sa Mark 6, ha? Okay. Sabi dyan, the feeding of the 4,000. The feeding of the 5,000. Nakita nyo? Sa Bibles nyo? Alright, nakita nyo. Sundin natin to, ha? Jesus walks on water. Nakita nyo dyan? Chapter 6, kita nyo? Okay, good. Sa ito, nakita nyo ba to? Many touch him and are made well. Nakita nyo yan? Nakita nyo? Okay. Chapter 6 yan? Okay. Tingnan nyo ito. The healing of a deaf man. Isang bingi. Nandyan? Nandyan? Okay. Oh, nasan yan? Nasa 7 na, no? Galing na tayo ng 6, tama? Pumunta ka na sa 7, doon mo nakita yon, di ba? Okay. Nakita mo dyan yung feeding of the 4,000? Okay. Eto, nakita mo yung healing of a blind man? Okay. Anong chapter ka na? 8 na. So, galing tayo ng 6. Napunta ka na ng 7. Napunta ka na ng 8. Hanapin mo to, yung transfiguration. Chapter 9. Tama? Okay. So, binalik kita. Nandito tayo ngayon sa Mark 9. Ito yung pinag-aaralan natin. Ibinalik kita 3 chapters before sa 6. 6, 7, 8, and even 9. Dito sa 4 na chapters na ito, lahat ng binanggit ko sa iyong title, mga wonders, signs, miracles ni Jesus. Are you with me? Are you with me? Now, naniniwala ako, itong, kung sisimulan natin itong verse 14, ang sabi dyan, "And when he came to the disciples, he saw a great multitude." Doon tayo nagsimula kanina. Tama? Sa great multitude. Yung pinakain ng 5,000, yung pinakain na 4,000,
mataas ang tsansa. Itong pinag-uusapan natin, kasama to dito. Are you with me? Kasi multitude pinag-uusapan eh. 5,000 multitude na yun eh, tama. So, 9,000 na. Now, everything in between, Mark 6 hanggang Mark 9, libo-libong tao ang nakakita nung lahat ng miracle na to. Ang nakarinig nung lahat ng miracle na ito. Nang nakaranas ng mga healings nito. Are you with me? Tama? Alright, what does this mean? I have reason to believe yung dami ng tao na naroon ay kasama doon sa chapter 6 na ngayon ay nasa chapter 9 na. So, ang tanong ko, sino kausap ni Jesus? He was talking to every one of them who has heard him, whom he fed, whom he did a miracle on, and people saw it, people heard it, and that's why people just come because of what he did. Are you with me? May ginawa ba ang Lord sa buhay mo? Kaya ako naniniwala, marami sa inyo, more than 10 years na nandito pa sa church because you experience God. Can I hear an amen? Amen. No? Listen, ano ibig sabihin ni Jesus dito? Babalik ko to. Kung ibabalik ko to, sabi niya, O faithless generation, O unbelieving generation, how long shall I be with you? How long shall I, gano'ng katagal magtitiis? Yun ang ibig sabihin, how long shall I bear with you? Gano'ng katagal magtitiis sa inyo? That's what he was saying. I have every reason to believe, ito sinasabi ng Diyos. Kaya ganyan yung tono niya. Sinasabi niya, meron kang power. You have power. You have power. I don't think you're getting it. You have power. You have power. Amen. I don't think you're getting it. You have power. Amen. You have power. Amen. May kapangyarihan tayo. Amen. Through the Holy Spirit, lahat ng miracle na to, pwede mong maranasan. Pwedeng ikaw ang gamitin ng Diyos para ma-release yung kapangyarihan na yun. Yung miracle, yung healing, yung signs, yung wonders. Can I hear an amen? Amen. No? Sabi mo sa katabi mo, kasama ka dun. Sabi mo sa kabila, pwede ka dun. Hello? Kahit sino mag-pray, basta may maniniwala, pwede maranasan yung miracle. Sino dito nangangailangan ka ng miracle? Pag sinabing miracle, pinag-aralan natin sa Sunday School, yung sinabing miracle, galing sa wala. Wala to ngayon. Pag sinabing miracle, magkakaroon. That's what a miracle is. Ang healing, may sakit ka. Pag gumaling ka, hindi miracle yun. Healing yun. Does that make sense? Kung wala kang ngipin dati, nag-pray, nagkaroon ng ngipin, miracle yun. Kasi dati wala. Meron na. Miracle. Are you with me? No? Meron ka nun. You've been imparted the Holy Spirit nung tinanggap mo ang Panginoon. We must release the fruit. Sabi mo, release the fruit! Release the fruit. Sabi mo, release the gifts! Release. Hello! 19 years na tayo, kapatid. 19 long years. 19 years. Legal age. Pwede na mag-asawa. Adult na ang tawag sa atin. 19 years old. I pray, walang faithless dito. I pray, walang unbelieving parito. In Jesus' name. Amen. Tuloy po natin ito. Verse 20. Then, they brought him to him. Yung bata, dinala kay Jesus. And when Jesus saw him, when the boy saw Jesus, baliktad. Capital H yung pangalawa. So, when the boy saw Jesus, immediately, ito ginawa ng demonyo, immediately, the spirit convulsed him and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. So, kung ano yung description ng tatay, ganun yung nangyari. Ng demonyo. Ano ginawa ng demonyo? Nagpakyut yung demonyo. Nagpakita. Nahagis yung bata sa lupa, bumula yung bibig, gumagano-ganon yung ngipin, at hinanghina na siya.
Nagpakitang gilas yung demonyo. Hello? Hello? Kaya pagka meron demonyo sa bahay nyo, pag may nagpapakyut na demonyo dyan, tampalin nyo. Hello, Ate Tess? Happy birthday, Ate Tess? Happy birthday, Ate Tess! Wow, wow. Ay, oo nga pala, happy birthday. Oh, you're here. Okay, happy birthday, Ate Tess. Praise God. Thank you po, Lord. Ano? We miss you, we miss you. Pag may nagpapakyo, dapat tinatampal demonyo. Huwag ka nagpapatakot sa demonyo. Demonyo lang siya, anak ka ng Diyos. Can I hear an amen? Amen. Listen, verse 21. So, Jesus asked the father, yung tatay ng bata, eto tanong niya, how long has this been happening? Itong nakikita ni Jesus ngayon, na-imagine nyo, nakikita ni Jesus, nandun yung bata sa lapag, bumubula bibig, magrangipin, nangina. Sabi ng Lord, gano'ng nakatagal ito nangyayari? Sabi ng tatay, from childhood. Nung bata pa yan, ganyan na yan eh. Naalihan na ng demonyo. Ano? Yan ang sinabi. Verse 22. And often, he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. Hindi lang ganun yung nangyayari sa kanya. May pagkakataon na yung bata ay itinatapon ng demonyo yung sarili, yung bata, doon sa apoy o kaya naman nilulunod. Wow! Terrible! Kawawang bata ito. At masama nito, bata pa siya. So ibig sabihin, baka teenager na siya nito. Mas malala, kung hindi siya teenager, yadaw na siya. Wow! No? Ngayon, listen. Listen. Ito lang. Ang sabi dyan, sabi ng tatay, but if you can do anything, have compassion on us and help us. Ito lang yan. But if you can do anything, kung meron lamang kayong magagawa, tulungan niyo po kami. Okay? Yan yung sinabi ng tatay kay Jesus, ha? Kung meron po kayong magagawa, kung kaya po ninyo at meron kayong magagawa, patulong po. Verse 23. Jesus said to him, what did he say? If you can believe, all things are possible to him who believes. Wow. Wow. Gustong-gusto ko isagot ni Jesus dito. Sabi ng tatay, if, kung may magagawa kayo, kung kaya ninyo, ano sagot sa kanya ni Jesus? Sinalag niya yung kung eh. Kung maniniwala ka. Meron ba imposible sa buhay mo? Meron ba mabigat na sitwasyon na nangyayari sa'yo? Eto sagot ni Jesus, kung maniniwala ka, lahat pwede para sa maniniwala. Gusto kong share sa'yo, huwag ka nagpe-pray sa Lord nang may pakiusap. Lord, sana po, please po, Lord, kasi depende sa'yo. Kung maniniwala ka, hihingin mo lang. Are you with me? Ask and you shall receive. Pero bago ka humiling, maniwala ka muna. Kasi kapag naniwala ka at humingi ka, kahit gaano ka imposible yung tingin mo na hinihingi mo, pwede. Sabihin mo, pwede. Hallelujah. Dapat sumalo ka dito eh. Meron bang believer dito? Kasi kung merong believer dito, merong naniniwala, ito ang sasabihin ko sa iyo, all things are possible to him who believes. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede ba palakpakan lang natin ang Diyos? Ang totoo, dapat tapos na yung preaching. Kung naiintindihan mo lang to, pwede ka nang umuwi at ito na yung take home mo. Lahat ng kung mo
Ang sagot sa'yo ng Diyos, kung maniniwala ka rin. Hello? Dapat tapos na yung preaching. Pwede na to. Okay na tayo dito. Pwede na tayo mag-closing prayer. Maniniwala ka lang. Ganun lang asimple. Lahat ng natutunan mo, lahat ng sinalo mo nung first Sunday, nung second Sunday, maniniwala ka lang. Makakarating ka dito, may auto. Hello? Hindi naglalakad, dito matakbo, may auto. Bakit? Kasi may kalye, may highway. Are you with me? No? Dapat dito tapos na. But listen, 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 listen. Gusto ko man tapusin na dito kasi mag-aalas 11 na. But I want you to look at this verse. And I want you to be with me in the few minutes na tatalakay natin to. Verse 24. Immediately, the father, yung tatay, nung bata, na inaalihan ng demonyo, cried out and said, na umiiyak, sabi niya, Lord, I believe. Help my unbelief. Whoa. This is what you call in English construction a parallelism. This is what you call an irony. Bakit irony, Pastor? Kasi sabi niya, Lord, naniniwala ako. Pero Lord, tulungan mo ako kasi hindi ako naniniwala. Naunuhan mo. Paano niya nasabi yun in a same sentence? Naniniwala ko, pero di ako naniniwala. Parang sinabi, Pastor, kita tayo na Sunday. Pero baka hindi. I mean, you know. Bakit importante to? Bakit? Kasi marami sa atin ganyan. Hindi natin itutuloy hanggang verse 29 kasi mahaba. Pero pag binasa mo yan, simple ang ending. Napalaya yung bata. Praise God. At naniniwala ko, yung multitude, whoo! Kaya sila padami ng padami. Kasi nakita yung, whoa, glory of God. Wow! Hello? Now, I want us to ponder on this verse today. Right here. Because I feel, or I believe, our generation today is no different that to this man. Saying, I believe. But not exactly. Are you with me? May mga bagay na madali mong paniwalaan sa salita ng Diyos. Pero may mga bagay dahil sa sirkumstansya ng buhay mo, sa sitwasyon ng buhay mo, nababago, nashe-shake yung paniwala mo. We are faced with this similar challenge in our walk in faith. At ang kausap ko rito, mga Kristiyano. Hindi mga unbelievers. Mga Kristiyano, mga believers, naniniwala kay Jesus sa kanyang kapangyarihan na siya'y namatay, nabuhay. Namatay, nilibing at nabuhay. That's the gospel. Na siya'y anak ng Diyos. And God is three in one. God, Father, Son, Holy Spirit. Ganun yung ibig sabihin ng Kristiyano. But many today, this generation, ganito. Believing, but not exactly. A challenge, a mountain, a wall that we face, that although we come to church, nagkikita-kita tayo dito, in fact, matagal na tayo nagkikita dito. When we worship, when we pray, yet, we come to the Lord with a mouth that says, I believe. Pero yung puso, hindi lahat pala pinaniniwalaan. Tumutulak ang bibig, kumakabig ang dibdib. Parang Proverbs 23:7 kanina. The heart is not there. Only the mouth is. Sige, kain ka lang. Sana mabilao ka. Sana wag maubos. Ayaw ko palang bigyan. Sumabi ng ganito, pero yun laman ng puso. And church, we need to break this cycle now. My vision for the church is to take us there. I don't want to leave anybody behind. I don't want to be leaving anyone behind. But the choice is yours. Listen,
The mind understands that Jesus is the way. The mind, it understands that Jesus is the way. Sino naniniwala Jesus is the way? Amen. Nga lang, when the way is not too clear, unbelief creeps in. Pray naman ako, Pastor. Di naman ako sinasagot. The mind understands that Jesus is the truth. But when the truth is being challenged by what you see, your reality is, unbelief creeps in. Paano man mangyayari? Ito lang natapos ko. Paano mangyayari? Ito lang laman ng bulsa ko. Paano mangyayari? Ganito lang trabaho ng tatay ko. Paano mangyayari? Nasa Pilipinas ako. The mind understands that Jesus is the life. Pero, when sickness comes, when health is deteriorating, unbelief creeps in. Sabi ng Lord sa Proverbs 21 verse 2. Puntahan natin yon. Proverbs 21:2. Proverbs 21:2. Ano sabi dyan? Yes. Every way of a man is right in his own eyes. Lahat tayo may katwiran. Magaling tayong mga twiran. Ba't ka na late? Eh kasi po ganito. Ganito kasi nangyari. Nung isang araw kasi ganoon eh. Nangangatwiran tayo. Bakit hindi mo natapos? Ah, ano ho kasi? Nagkaganito ho kasi. Lahat ng sasabihin mo valid sa'yo. Tama? Makatwiran tayong tao. Mahilig tayong mga twiran. Pero hindi yung tinuturo ng Biblia. Hindi katwiran yung kailangan natin. Kailangan natin katuwiran. Hello? Every way in a man's own eyes is right. Tingin natin tama. Kaya ang Lord, the Lord weighs the heart. Sa puso siya nakatingin. Kasi ito talaga yung nagsasabi ng totoo. Minsan, ito talaga, iba sinasabi kesa doon sa totoong laman ng kanyang puso. Are you with me? Marami tayong naiisip at syempre, yung iisipin natin tama. At ito yung nilalabas natin sa ating bibig. Para makalusot, para maka... kung ano man. Nga lang, yung puso natin, yung talaga tinitingnan ng Diyos. I want you to go with me to Jeremiah 17. Malapit na po ang matapos. Jeremiah. To the book of Jeremiah 17, 9 to 10. Now, dyan sa Bible mo, Jeremiah 17, 9 to 10, ang gagawin natin dyan, iipit mo yung daliri mo dyan, kasi babalik tayo dyan mamaya. Malapit dyan. Ano? Sabi dyan, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Yung puso daw pala ay tuso. Tapos, meron pang isang awit, ang gusto, sana, dalawa ang puso ko. Eh, dalawang tuso na yung gusto niya. The heart is deceitful. Tuso ang puso. Sino makakaunawa? Kanya pala, meron kang kilalang tao, kilala mo mabuting tao, walang makapaniwala na kaya niya palang gawin itong masamang bagay na ito ngayon. Naunuanin niyo? May ganung, dami ganung news. Maraming ganung kang kilala. Ay, mabuti yan. Oh, kilala ko yan. Oo, ganyan, I can vouch for this guy. And then when something bad happens that this guy does, hindi mo maima, ay, paano niya nagawa yun? Paano niya nagawa sa akin yun? Intercessor pa naman yun. Pastor pa naman yun. Elder pa naman yun. Kristiyano pa naman yun. Because the heart is deceitful. Verse 10, I, the Lord, search the heart and examine the mind. Sinasaliksik ng Diyos ito. At ina-examine niya ito. Hmm? Huh?
Kanya sinasabi ko kanina, there must be harmony. Sabi mo, harmony between the mind and the heart. Kasi the Lord searches the heart and examines the mind. Sabi diyan, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Now, if you look at this, if you look at this, mayroong reward, ano po, doon sa resulta ng desisyon ng puso. Tatandaan mo kanina, ang sinabi ko, ang nagpapakilos sa'yo, whether maganda yung desisyon mo o pangit ang desisyon mo, yung sa tama ka o sa mali, puso. Kaya action, no? According to their conduct, yung ginawa mo. According to what the deeds deserve. Yung action na ginawa mo, ano ang karampatang reward? Yan yung sinasabi dyan sa verse na yan. Now, aatras tayo ng konti sa verse 7 and 8. Diyan sa same chapter na yan, ano? And I will end with this. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water, that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. I want you to read it again, whether you want to read your own Bible or you read it here, but I want you to go to pass it again. I want you to pass it 2 or 3 times. And then tell me if you're done. Pag tapos ka na, just raise a hand. Diyan sa pwesto mo. I want you to read it 2 or 3 times. Casey, pa-play ng YouTube. Pabawas konti. Are you done? Anybody done? Anybody done? Alright, alright. Yung iba. We're gonna wait for the others. I understand na minsan pag binasa natin yung Bible, di natin kagad nagigets. So kailangan lang natin balikan. You just at your own pace. 2 or 3 times. Huwag natin daanan lang to yung wala ka naman pasok mamaya eh. wala naman tayong hinahabol ngayon eh. I want you to just pass. Don't just pass. I want you to read it. And I pray that it will minister to you the way it did for me. Does anybody have a Tagalog Bible with you today? Does anybody has a Tagalog Bible? Meron po ba may Tagalog? Tagalog Bible? Wala. Okay, I just wanna go through it ng Tagalog. And I pray na mas maunawaan natin ito. So instead of me translating it, I just wanna. Saan yung Tagalog Bible ko? Alright. Sabi rito, verse 7 and 8. Sabi rito, mapalad, listen, mga Pilipino dito, makinig ka. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya'y isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig
Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumuno. Church, we have come a long way. We've come a long way, 19 years. For those of you who's been in this church for 19 long years, we've come far from where we were. The way we conduct our worship services, the way we adjusted during pandemic times, the things that we have accomplished and things that we've never done before. We're kind of doing it now. And I'm happy because we're not doing the same things that we've done before. We've moved on. We've moved ahead. We've carried on. Now, in all those 19 years, hindi naging madali. It was never easy. It was full of challenges. It was full of heartbreaks. And though we've come this far, malayo pa. I cannot promise you a life that has no challenges. There's no such thing or concerns. Wala pong ganun eh. But what I can offer you is the hope that we have in God's Word. That for those who put their trust in the Lord, you will be like a tree. Parang ang isang punong kahoy. Who should not fear pag dumating na yung unos o tag-init. At even sa panahon na sobrang hirap, tagtuyot talaga. This is my prayer. Patuloy pa rin tayong mamumunga. We will still exhibit the fruit of the Spirit. We will exhibit the gifts of the Spirit. Because when we do, we will always be green. And we would always be bearing fruit. Ngayon, alam ko na kung bakit tayo naka-green. We were planning for the anniversary. They just asked me, what color? Sabi ko, what's the theme? Sabi ko, okay, green tayo. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit tayo may batis. The stream. Ngayon ko naiintindihan. Higit sa lahat, alam ko na ang bunga ay nag-aantay. Now listen, the bunga is not here sa future. Yung bunga is within you. Don't look for the fruit somewhere else. Don't ask for fruit to someone else. The fruit is within you. All you need to do is connect to the stream. The roots touching the stream. Even when dry season comes, whatever season, even when famine comes, even when tribulation time comes, we will still be green. Healthy, we will still bear fruit. The fruit is not there. The fruit is here. Are you with me?
I pray you take this home on our 19th anniversary. You wore green. Not because of gimmick, but because it was prophetic. In Jeremiah 17, 7, 8, blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Hallelujah. Church, meron akong call to action today. Ganito gagawin natin. And I want John to come with me dito sa unahan. Kung kaya nyo po magtanggal ng sapatos, dyan po sa pwesto ninyo. Kung kaya po ninyo, tanggalin nyo po yung sapatos ninyo. And I want you to be up to you kung gusto nyo po nakatayo, nakaupo, nakaluhod, nakadapa. It doesn't matter. To each his own today. Tapos ang gagawin mo lang, magre-repent lang tayo sa Diyos. Kung may mga bagay na, kung meron pa rin unbelief sa atin, dahil sa sitwasyon natin, dahil sa nakikita natin, dahil sa nararanasan natin, o dahil baga galing sa ibang tao, kaya ka napunta dito sa ganitong sitwasyon. I want you to repent. That's what repent. Kasi baka nag-a-amen tayo, pero iba yung laman. Kaya tuloy, hindi ma-translate sa buhay natin yung blessing na available, yung kingdom. Kasi dito sabi ganun, ito iba sabi, hirap, hirap, hirap. Problema, problema, sitwasyon. Siya kasi, yung gobyerno kasi, yung sitwasyon, yung panahon kasi, may sakit kasi ako. That hinders, it hinders you. That is causing unbelief. Pagkatapos nun, I want you to envision yung better you. Tapos na tayo doon sa 2.0, 3.0 na. Ano itsura mo? Pagkatapos mo humingi nun, yung inihingi mo, pinaniniwalaan mo, tinatanggal natin yung unbelief. Ano itsura mo? You need to see yourself. You need to see yourself. Kung may sakit, kailangan makita mo yung sarili mo, magaling ka na. Kung nahirapan ka ngayon, kailangan makita mo yung sarili mo, okay na. Hello? Are you with me? Are you with me? So, yun ang gagawin natin. Pag nagawa mo, mag-aantay kami ni John dito sa harap, and we will have communion. At your own pace. In your own time. Huwag lang maghapon. Pagkatapos mong gawin yun, habang nakatanggal sa patas mo, I want you to walk. And what we will do, I want you to walk, come up. Come up to the altar. And you're gonna dip. Para kang punong kahoy. Kung ang sanang ugat ay kumukonekta sa batisan, sabi ng salita ng Diyos. Katapos nun, I'll give you a few seconds. Hindi kailangan mabilis. Hindi naman kailangan sobrang tagal. Stay here. Bask in God's presence. Kukuha tayo nito. We'll serve you. Ito. And then you go back to your seats. And then sabay-sabay tayo. Malinaw po ba? Summarize ko lang ulit. Ulitin ko lang ulit. Natanggal tayong sapatos. Pwede nga umupo, lumuhod, tumayo. Hingi lang tayo tawad sa Diyos. Lahat ng unbelief, patanggal mo. Kung ano yung sinasabi nito, kailangan magkaroon ng harmony dito. Kailangan. Harmony. 18 inches, 14 inches, 10 inches,
Mag-harmonize. Itaas mo humingi ng tawad. Picture yourself. The better you. Pagkatapos nun, tayo ka. Dip into the stream and get the elements. Malinaw. Hallelujah. Ready ka na? Kanya-kanya na tayo. You want to sit? You want to stand? You want to fall down on your knees? It's up to you. Find your space. Find your spot. Kung saan ka komportable. So, huwag ka lang matutulog. Heavenly Father, I ask that you just move in this place. Holy Spirit, just move in this place. For 19 years, you've been good. For 19 years, Lord God, there's been unbelief. For whatever it is, I pray that you speak to our hearts today. That we will not be the same today. We will not be the same person today as we were yesterday. We will be different. Thank you, Lord. Thank you, Lord.